Ang programang ito ay rated SPG. Strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Guys, good afternoon. At ngayon ay punta naman tayo sa ating palabas na nagbabagang luha. But before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. Without further ado, let's start! So dito guys ay nag-uusap si Mrs. Montero at saka si Maita tungkol nga kay Shelo dahil kung ano ang dapat gawin dito. At sinabi naman ni Shelo na parang hindi daw siya marunong magiging ina dahil nga si Shelo parang ayaw din niya na magiging ina itong si Maita kay Shelo. Sabi naman ni Mrs. Montero na wala daw ang profession yung pagiging ina. Kaya sabi niya dito na dapat itong si Shelo talaga ay ito yung kakausapin ng mabuti dahil parang meron talaga something kay Shelo. So sabi ni Mrs. Montero dito na siya daw ay parang tinatanggal yung mga peste sa kanilang lugar. Kaya dapat itong si Shelo ay para hindi daw masali, malinis ang kanilang kuan. So para hindi daw si Shelo mawala doon. So dapat pagsabihan daw dito ni Maita. At yun nga, no more problema talaga itong si Maita. So, ito namang si Molina ay merong nagpa-picture sa kanila doon sa resort. So, habang siya ay kumuha ng picture doon sa dalawang guest doon sa resort, ito namang si Shelo ay malungkot at nag-iisip. So, pagkatapos ng pag-picture ni Molina ay sinabihan niya ito na meron daw siya noong crush. Tapos, yun nga, sunod ng sunod siya para makuha nga niya yung loob ng crush niya. Kaya lang, napagod siya. Tapos, dapat daw mahalin muna ang sarili bago yung iba. So, dapat mahalin daw muna niya yung sarili para hindi siya magiging tanga or ano na lang yung mga pinapayo ni Molina kay Shelo. Pero, ayaw talaga ito makinig at gusto talaga niya itong si Alex at sumigaw pa siya dito. Kaya yung mga guests ay tumakbo at natakot sa kanila. Tapos, yung mga tanim ay, yun nga, sinira niya. So, yun doon naman tayo kay Bien. Itong si Bien ay tinignan niya yung cellphone. Si ano to? Si Shelo to ah. Kaya tinago niya ito. Siguro, ibibigay niya ito kay Shelo. At nabutan niya ito na nag-usap si Shelo tsaka si Molina dahil meron nagagalit itong si Shelo na meron siyang pagalitan. So, wala na daw siyang parang hinahawakan para makontrol daw yung kanyang gustong parang paghigantihan. Yun ang narinig ni Bien. Kaya itong si Bien, instead na isauli yung cellphone doon kay Shelo, hindi niya sinauli, binulsa niya ito kasi parang meron siyang gustong madiscover. Siguro merong something sa phone na iyon. Tapos nagtanong siya, bakit? Sino bang kalaban mo? May kalaban pa daw, may kaaway pa daw itong si Shelo. Sabi naman ni Shelo, ni Molina pala, na yun ngang sa kanya, nag-kidnap sa kanya, yun daw yung kanyang kalaban. Pero parang hindi siya naniwala, kaya tinago niya yung cellphone. At yun nga, dahil naka-password yun, humingi siya ng tulong sa marunong mag-unlock ng cellphone. At na-unlock nga niya. So ito namang sina Maita tsaka si Alex ay masaya sila dahil nahihilo itong si Maita. Kagagaling lang kasi ni Ben doon sa pungtod ng kanyang ama na si Paing at sinabi niya lahat ng kanyang pinoproblema na nakokonsensya daw siya sa nangyari sa kanila ni Shelo. Tapos humingi siya ng tulong, humingi siya ng sign dito kay Mang Paing. So kaya nung pagpunta niya doon kay Maita ay nahilo itong si Maita at parang nasusuka. At sabi ni Maita dito na delay daw siya ng 1 week. So sabi ni naman dito ni Alex ay delayed. It means hindi ka pa din natnan siya. Oo, buntis ka ba? At para masaya na itong si Alex doon. So nakikita niya yung sinabi niya kay Mang Paeng na ito na yung sign siguro sasabihin na niya yung tungkol sa kanila ni Shelo. Pero hindi pa nila sinabi dahil hindi pa sila sigurado pupunta pa sila sa doktor.
So, yun nga, at pupunta pa sila sa doktor, tapos inilagaan ni Alex itong si Maita doon sa kanilang bahay. At yun din yung pagdating ni Bien. So, sasabihin na sana ni Bien yung kanyang nakita sa cellphone, at ipapakita na sana niya, kaya lang dumating itong si Alex, at dinalan siya dito ng gatas. At masaya si Alex na nabalita kay Bien na buntis itong si Maita. At parang hindi masaya itong si Bien dahil nga meron na siyang na-discover. So kaya na-postpone na naman yung kanyang sasabihin sana dito. At itinago niya yung, bali hindi niya pinakita yung laman ng cellphone. So ito namang si Maitay, sinabi niya dito hindi pa sigurado dahil pupunta pa sila sa doktor, magpapacheck up pa. Tapos yun din ang narinig naman ni Mrs. Monte, anong doktor? Okay ka lang ba? Tinanong niya itong si Alex. Tapos oo, buntis daw si Maita. Kaya sabi naman, offer naman ito si Mrs. Montel na meron daw siyang kakilalang ubigay ni. So kaya yun, masaya silang lahat. At bukas guys, abangan natin ang susunod na kabanata dahil itong si Bien at si Alex ay nagsuntukan dahil nga sinabi ni Bien sa kay Alex yung kanyang nalalaman tungkol kay Shelo dahil ang bata pa daw ni Shelo. So yun lang guys at episode for today at sana enjoy kayo sa ating storytelling for today. That's all. Thank you. Nila, yung dili siguro malata. Yung carton lang pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito yung ginawa nila para hindi siya bulky tingnan. O bulky pag-deliver. Parang ano talaga, safe yung ano mo talaga yung item mo. So ganyan, ginanito nila oh. So ako na lang para mag-repack nito. Wait lang, kaya re-repackin pa pala natin to. Re-repackin pa natin pala to. So tigas-tigas naman. Wait lang. So ayan na guys, kailangan pa pala tayo mag-repack nito dahil hindi nila nilagay sa carton siguro para hindi siya bulky no pagdating dito. Pila tayo isa kasi? 200 lang isa kaset yan, yung Skin Expert Secret. So ito yung ginagamit ko kaya yung ating mukha ay wala nang talumtom kasi maraming talumtom yung mukha ko. So ito siya guys, so kailangan natin mag-repack muna. So let's take a picture.